Magsisimula na ba tayo? Nakaka-nervyos. Okay lang yan. Magiging masaya to. Sa pagkakatanda ko, September kami nagkakilala. Huh? September 21. Sa eksaktong 1:30 p.m. September 21. Nung araw na yon, papunta ako sa meeting sa labas ng office namin. Madalas talaga ako nagsasubway. Pero mukhang maganda kasi yung panahon, kaya naisipan ko na lang sumakay ng bus. Ganun din ako. Pero bigla na lang promeno ng malakas yung bus na mo. Later, nagising na lang ako sa emergency room. Nasa harap ko siya at hindi siya tumitigil sa kakahagulgol. Kaya ayun, doon nagsimula ang lahat-lahat. Tingin ko, tadhana ang tawag doon. Magiging mabuting asawa ko sa'yo. Hmm? Talaga? Eh, paano kung maging ganun talaga ako? Anong ibibigay mo kapalit? Hmm. Edi, kahit na anong gusto mo. Seryoso ka? Kahit ano ibibigay mo sa akin? Oo naman. Eh, ano bang gusto mo? Okay! Pera. Gusto ko ng pera. Pera? Oo. Yung pwedeng ipambili ng malaking-malaking bahay. Pagkatapos magkasama tayo tatanda sa bahay na yun. Seryoso ka? Talaga? Pero ma, di ba sabi mo, matagalan nating nabenta yung lupang yun? Hey, kumusta Tomas? Ano kasi, pwede ba akong umutang? Hello ako to. Alam ko nabiglaan to pero pwede ka ba maging guarantor? Hello? Ito ba yung sa bangko? Gusto ko kasi mag-loan. 1, 2, 3! Surprise! Ta-da! Sally, ito na ang bahay nating dalawa. Nagustuhan mo? Sabi mo isang linggo lang aabutin nun. Tinatamad ka na bang hanapin si Sally? Hindi sa ganun. Basta mahanap ko na siya. Pero kailan naman yun? Basta may good news ako sa'yo. Halos 2 buwan mo na sinasabi sa akin ang linyang yan, Roland. Teka, totoo ba talaga yung detective agency mo? Nagdududa na tuloy ako sa'yo. Basta maghintay ka lang, ha? Roland naman, alam mo naman hindi ba? Nag-aalala na ako sa kanya. Medyo busy ako ngayon. Tatawagin na lang uli kita tungkol dyan, okay? Bahala ka na nga. Tawagan mo ako, ha? Pupunta lang ako sa restroom. Okay. Good luck po sa inyo, sir. Yan na ba yun? Yes, sir. Okay. Yun ang huli kong kita sa kanya. Isang minuto pa. Babalik din yan. Ang sabi niya, pupunta lang siya sa banyo. Pero 2 buwan na siyang nawawala. At isang text message lang ang iniwan niya sa akin nung gabing yun. Ganun na lang ba yun? Basta niya na lang ginawa yun.
Hindi ko talaga siya maintindihan. Naku. Pasensya na po. Ay naku. Pasensya ka na, sir. Biglaan na lang kasing may lumitaw na bola sa harapan ko. Teka, kaya... sabi mo, nasaktan ka ba? Hindi, ayos lang ako. Ikaw, ayos ka lang ba, sir? Ay, huwag mo akong alalahanin. Sandali ah. Ah, hello? 911? Ano kasi? Ayos lang ako, sir. Alam ko. Na-aksidente kasi yung minamaneho kong sasakyan ngayon. Kano nga, tingin ko may nabaling buto sa likod ko. Mukhang matindi yung taba ako kasi ayaw tumigil yung pananakit dito. Ang kirot-kirot, paano ako mamamatay sa sobrang sakit? Sir, ano ba yan? Ako dito ano agad? Ba ginagawa niyo? Makiusap, ahawa kayo. Sir, ano man? Bakit ko ginagawa yan? Hindi ko na kaya. Sir? Ahawa kayo sa akin. Ahawa kayo sa pamilya ko, ha? Ay, masama talaga ng araw na to sa akin. Good afternoon. Ah, kayo pala, sir. Sige, maupo muna po kayo. Ah, okay. Anong... ha? Ah... pasensya na ho, ma'am. Kaso, isa lang akong hamak ng traffic enforcer. Ano ngayon? Bakit? Hindi ba ito kasama sa training ninyo? Eh, hindi ito kasama sa training program namin. Tumahimik ka kayo! Huwag niyo na subukan dumakas yan! Ano gawin niyo ron? Dalian niyo! Huwag kayo magdita na kahit isang kusing! Huwag ka mag-alala. Ito na, ito na! Aalis din sila. Kapag nakuha na nila yung mga pera dito sa bangko. Diba? Master, ano ba kasi yung ginagawa niyo? Ayos to! Ano kasi? Napansin kong parang natatakot ka. Kaya gusto kong pag-aanin ang loob mo. Pasensya na. Ano ka ba? Anong tinitignan mo sa dibdib ko? Naku, hindi. Isip. Hindi ako ganun. Napakabastos mo! Tumigil ka! Tumigil ako! Sorry! Hindi pa yung tuso. Mahiya ka! Minahong kayo! Sobrang ka! Ganun, binastos mo ang babaeng to habang nagaganap yung pagnanakaw doon. Mali po yung iniisip niyo! Bakit ba kasi tinatanggi mo pa? Pinagsamantalahan mo pagiging babae ko! Pagkatapos sinipon mo pa yung tenga ko! Ganyan kalakas! Hindi naman kita pinagsamantalahan! Malakas lang yung paghinga ko! Kasi kinakausap kita kanina! Nilalakas ako para marinig mo! Huminga lang ako ng malakas! Wala nang iba! Yun lang! Walang tao humihinga ng gano'ng kalakas! Hinipon mo yung tenga ko kanina! Tapos tumitig ka sa dibdib ko! Tumitig ka sa dibdib na? Hindi yung gano'n. Sir, hindi ko ginawa yun. Maling akala lang yun. Pagbasehan na lang natin yung mga ebidensya. Ba't nasa bangko ka? Ha? Huh? Kasi nag-housing loan ako para may matirahan kami pagkatapos ng kasal. Igakasal ka na pala eh! Oh, sige, yung number. Akin na yung number ng fiancé mo. Hindi ko siya makontak eh. Bakit? Bigla na lang kasi siyang nawala. Ha?
Kahit sino naman lalayo ang bastos na katulad mo. Yun ang dahilan kaya bigla ka niyang iniwan. Manang, hindi nga ganun yung nangyari. Tinawag mo akong Manang? Hindi ba ako ganun katanda, no? Detective, hindi ko po sana sasabihin na tungkol doon dahil sobrang nakakahiya yung ginawa niya. Ang totoo niyan, hinawa ka na lalaki yan ang dibdib ko sa harap ng maraming tao. Totoo ba yun? Hindi ko palalabasin yung ginawa mo. Nakakahiya ka talaga. Hindi yung totoo. Hindi ko siya hinipuan. Bakit ba nangyayari ito sa akin? May sasabihin ako, Detective Kim. Ano yun? Nakita ko po yung nangyari. Totoo ba yan? Sige, sabihin mo. Hinipuan niyo ba talaga ito si Manang? Huwag mo nga ang tawagin, Manang! Pagkatapos kong makita yung mga nangyari kanina, pasasabi kong, hindi talaga niya hinipuan si Manang. Narinig niyo? Narinig mo yun? Hindi talaga ako nanghipo! Sigurado ka? Opo. Sa mga nakita ko kasi, itong si Sir, sinusubukan na protektahan si Ma'am dun sa nakawan. Hindi yung totoo! Ano ba yung pinagsasasabi mo? Miss? Miss? Salamat uli ha. Salamat sa magsabi ng totoo. Napigilan mo sila sa pag-iisip sa akin ha. Bastos ako. Wala yun. Sinabi ko lang kung ano yung nakita kong totoo nangyari doon. Ah, basta. Salamat pa rin. O paano? Una na ako. Sige. Bye. Maricor! Kinulat mo ako. Paano mo nakilala si Prince Charming? Mahabang story ah. Hmm? Ah, gusto mong uminom pagkatapos ng duty? Ikaw ang taya ha? Ikaw muna. Medyo gipit ako nitong nakaraan eh. Hay, sige na nga. Pero mauna ka na sa restaurant. May kailangan lang ako asakasuhin sa bahay. Yung asawa mo? Hindi. Hawak ko siya sa liig kaya hindi siya problema. Mabait siya. Napakaswerte mo. Hay, sinabi ko naman sa'yo, diba? Kalimutan mo na yung ex-boyfriend mo. Humanap pa naman bagong inspirasyon sa buhay. Unti-unti ko na siya nakakalimutan. Talaga? Hindi nga. Sandali lang. Dahil ba yan sa Prince Charming na yun? Ano? Hindi maganda ang araw ko ngayon. Daming nangyari. Hindi ko na yata kailangan pumunta doon. Pwede ikaw na lang ang pumunta. Bukas yung ilaw sa banyo. Dito na lang muna ako sa bahay. Basta balita mo ako ah, kapag okay na. Salamat. Ayon sa mga saksi, alas 2 ng pasuki ng mga magnanakaw ang naturang bangko. Pinantaan at tinakot nila ang mga taong nasa loob noon gamit ang baril na hawak nila. Walang nagawa ang mga tauhan ng bangko at tinatayong aabot sa $500,000 ang nalimas ng mga magnanakaw. Inabot lang ng 5 minuto ang nasa loob nila yung baril sa amin. Ito nga. Kaya wala na kaming nagawa. Pinagsama-sama kami sa iisang pwesto. Yung driver kanina? Oo, sir. Pasensya na po kayo sa nangyari, sir. Ano? Sandali lang muna, sir. Bakit nagpa-MRI pa po kayo? Parang hindi rin naman po kayo nasaktan. Sige sir, ano kaya kung areguluhin na lang kita ng $300 para... Ano? Idedemanda niyo po ako? Alam niyo ba sir? Hello sir? Hello sir? Ano ba kasing klaseng tao yun? Napakasama talaga ng araw ko na to. $1,000 ang gusto niya? Ay, busy talaga. Ay. Hello sir, pwede bang $500 na lang? Deal? Lucio. Roland, ikaw ba yan? O ano? Kumusta? Nahanap mo siya? Oo. Seryoso ka? Kung ganun, nasaan siya? Pwede ba tayo magkita ngayon? Lakasan mo, hindi kita maintindihan. Kasama ko si Sally ngayon dito. Yung wallet ko nga pala. Ang pelikulang ito ay
75. Weh, sigurado ka ba dyan? Bakit? Wala ka bang tiwala sa akin? Pasensya na, miss. Pasensya na. Pasensya na uli. Tara. Pag-iwala yung dalawang yun. Dapat pala pinasasan ko na lang yung mag-jowang yun. Katulad ng Diamond, hindi ko kukupas ang pagmamahalan natin. Kakalimutan ko na ang lalaki niyo. Paalam na sa'yo. Wow! Nasa 2 or 3 ang halaga nito. Ano? Seryoso? Yung pagkakahulma, pati yung kinang nito. Hindi ko talaga nahalata na peke ito, ha? Peke yan? E di... Ang halaga niyan, 2 or 3... Dollars. Dollars. Ang manlulokong yun. Sabi niya, totoo to. Roland naman, paghintayin daw ba ako ng isang oras dito? Pasensya ka na, pasensya na. Pasensya ka na, okay? Si Sally. Hmm? Sabi mo kasama mo siya. Sabi niya sa akin, ayaw kanyang makita. Sana pinilit mo pa rin siyang sumama sa'yo. Makinig ka. Ano yan? Huwag na nga lang. Para kang sira, sabihin mo na. Kalimutan mo na si Sally. Anong sabi mo, ha? Ikakasal na siya. Pagkatapos, titira na sila sa ibang bansa. Ano? Lucio, alam mo kabisado kong pasikot-sikot dito, di ba? Hindi na siya babalik sa'yo. Sinasabi ko sa'yo, huwag ka na magpapakapagod pa. Kalimutan mo na agad ang babaeng yun. Okay? Excuse me po. Ah. Uminom tayo ng rice wine. Masarap to. Dala mo naman kami ng isang order ng tofu plate. Okay po. Anong dahilan niya? Sabi niya, ayaw niya na sa'yo. Pero hindi ba dapat mag-usap ko muna siya? Sinabi ko na sa'yong hindi siya matinong babae. Di ba? Dati pa. Humanap na lang tayo ng iba, okay? Sa maling lugar ka kasi naghahanap ng gusto mong mapakasawa, Lucio. Bakit hindi natin simula maghanap dito? Napakarami na magaganda at matitinong babae sa paligid natin. Kailangan mo lang tumingin na mabuti dyan. Tingnan mo, ang daming magaganda, oh. Sa iba na tayo maghanap. Hmm? Uy, magbabanyo lang ako. Ano ba kasi meron sa araw na to? Baka isipin niya nakakaawa ako. Bakit kasi wala pa si Beth? Pasensya na. Pasensya na, miss. Hindi pasensya na, miss. Ninakawa nilang pulis na tulad ko. Malas naman. Nasaan ka na? Nasa bahay. Bakit? Anong meron? Oo nga! Iinom tayo! Pumunta ka na dito, Beth. Ngayon na, ha? Eh, hindi na kasi ako makakalabas eh. May kailangan akong asikasuhin dito sa bahay.
May bigla kasing dumating na bisita. Kaya yun, hindi na kita. Sabihin mo, mamaya na lang. Maricor? Ano? Lalabas ka pa ba? Maricor, sorry. Hindi talaga ako pwede ngayon. Biglang dumating yung mga binan ko dito. Oh, mama! Bababa na ako! Magpakasaya ka kasama ng mga hukluban mong binan. Salamat. Ay, bakit ba ang tagal niya magbanyo? Hello? Ha? Nagbabawas ka? Bilisan mo dyan. Ano kasi, may kinailangan ako kasi... Bilis ka na? Bakit bigla ka na lang? Hindi naman sa gusto kitang iwan, pero kasi... Roland, wala akong dalang pera. Yung wallet ko, naiwan ko dun sa bahay. Ipalista mo, tapos balikan mo na lang. Ay, nagpapatawa ka ba? Hindi pwede yung bumalik ka na nga. Pagkatuo ko na lang ng babae na magbabayad niyan. Huh? Sige na, mamaya na lang. Hello? Ay, kahit kailan talaga. Pambira naman. Paano na to? $150 na lang to. Ano ba itong nangyayari sa akin? Visit. Lagot ako. Anong gagawin ko? Lagot na. Sira ulo talaga si Roland. Mag-isip ka. Gamitin mo utak mo, Maricor. Gamitin mo yung utak mo. Bahala na nga. Kumusta? Nakita ulit tayo. Oo nga, nakakatuwa naman. Meron bang nakaupo-sopuang yan? Wala, sige lang. Okay, sorry sa abala. Sandali, mag-isa ka lang ba? Hindi naman. Bigla kasi may emergency yung kaibigan ko kaya hindi na siya makakapunta dito. Ah, kaya pala. Ganun pala. Gusto mo bang uminom? Oo naman. Tama na. Okay na yan. Cheers. Cheers. Ayan. Ano? Sandali lang. Parang mas maganda ka pala kapag hindi ka nakasuot ng uniform. Ibig ko sabihin, hindi naman sa hindi bagay sa'yo pag naka-uniform. Maganda ka kapag nakaganyan ka at naka-uniform. Yun ang ibig ko sabihin. Alam mo kasi... Ano yan? May bigla kasi akong kailangan asikasuhin sa bahay. Kung umuwi na kaya tayo? Uuwi na tayo? Oo. Sige. Ay po. Pagsasamahin ko na po ba yung bill sa parehong table? Oo. Pagsamahin mo na. Okay. Bali 960 po. Sino po magbabayad ng total bill? Siya po. Sandali lang po ha. Amis, hindi ko talaga gawain to pero okay lang ba kung sa susunod na lang kita ililibre? Pwede namang ngayon mo na ako ilibre. Ano? Ngayon na? Oo. Ang totoo kasi talaga niyan, hindi ko dadala yung wallet ko. Pasensya na. Ha? Pero nawala kasi kanina yung wallet ko dun sa park. Ano? Paano na? Alam ko na. Para saan po ba to? Sing-sing ko yan. Babalikan niya yung bukas, dala yung pambayad ng bill namin, diba?
Pasensya na sa abala. Babalik na lang ako bukas. Ma'am, tunay po ba to? Oo naman. Ano akala mo, peke yan na $3 lang ang halaga? Hmm. Totoo yan. Bigay yun ng mama ko sa akin. Pulis ako, sir. Wala kang tiwala sa akin. Totoo yun. Pulis itong kasama ko. Okay na. Naniniwala na ako. Amis? Sorry ha. Nagkataon lang yun. Wala yun. Sorry din ha. Matanong ko lang. Saan ka ba umuwi? Taga Yonshine ako. Naku, medyo malayong Yonshine dito. Sabihin mo, paano ko may ibabalik yung sinsin sa'yo? Magkikita na lang ba tayo uli dito? Eh kung ipapadala ko na lang? Hindi na kailangan. Mabuti pa siguro. Ganito, magkita tayo dito ng ganitong oras bukas kung bakante ka. Sige. Sige. Magandang gabi sa'yo. Ingat ka. Amis, sandali lang. Bakit? Sir, ayos ka lang ba, ha? Visit. Ano ba? Sobrang lamig. Paano ka na niyan? Okay lang ako. Pero... Okay lang ako. Sir, hindi mo naman... Lamig. Kailangan gawin yun para sa akin. Naku, hindi. Huwag mo akong alalahanin. Ayos ka lang? Oo. Ano ba yan? Teka, okay ka lang ba, miss, ha? Sa lagay ng itsura ko ngayon, tingin ko hindi. Teka lang sandali. Gusto mo bang magpalit na lang ng damit dun sa bahay ko? Ha? Basang-basa na kasi yung mga suot mo. Tapos wala ka pang pamasahe pang taxi. Sinabi mo kasi kanina na wala yung wallet mo. Ibig mong sabihin, isang text message lang iniwan sa'yo ng fiancé mo. Tapos hinahanap mo pa rin siya mula nun? Oo. Pagkatapos na isipan mo pang bumili ng bahay sa lugar na to, sa ganitong klaseng ekonomiya, kahit nagkakandara pa yung iba na ibenta yung bahay nila? Ganun na nga. Ay, pababa ng pababa ang halaga ng real estate ngayon, no? Parang sira talaga ako, no? Alam mo, sir, hindi ko akalain na may katulad mo pa pala sa mundo. Huwag mo na nga akong sinisir. Teka, ano bang trabaho mo? Ako? Meron kaming tea shop kung saan nagreserve kami ng mga herbal tea. Wow, ang galing naman. Paborito ko ang mga herbal tea. Anong klaseng herbal tea naman? Lemongrass tea. Gusto ko kasi ng aroma nun. Mukhang paborito mo yun, ah. Madalas ako nagtsatsaa kasi hindi ako mahilig uminom ng kape. Ayaw mo ng kape? Oo. Ayoko rin ng kape. Oh. Kaya nga hindi kami nagsaserve ng kape dun sa shop. Oh, talaga? Oo. Oh, kaliwete ka? Oo. Alam mo, nung bata pa ako, napakatigas ng ulo ko. Hmm. Yung mama ko, pinipilit akong gamitin tong kanan ko. Pero nagkakaliwa pa rin ako. Hindi porket kaliwete ka, matigas na ang ulo mo. Ako, kaliwete rin ako. Kaliwete ka rin pala? Oo. Pareho pala tayo. Yung dala mong bag, anong laman yan? Ito. Uniform ko to. Ipapa-dry clean ko. Mabigat ba yan? Ilagay mo na lang dito yan, oh. Hindi. Hindi to mabigat. Kaya ko na to. Ganon. Sige. Sorry, napilit ako. Ano nga pala ang pangalan mo, sir? Oo nga pala. Lucio Kim. Yun ang pangalan ko. Lucio. Huwag mo na akong tawaging sir. Hindi mo itatanong ang pangalan ko? Ano nga bang pangalan mo? Maricor. Maricor Choi ang pangalan ko. Officer Choi. Maricor pala. Nice to meet you.
Pasok ka. Wow! May vegetable garden ka? Lettuce? Chili peppers? Chicory? Uy! Cherry tomatoes yun ah! Yung lupa niyan. Huh? Tingnan mo. Meron tong magandang organic fertilizer na galing sa vermicompost. Oh. Pasok ka. Sige. Ay, kamamadali ko. Ngayon ko nakabukas yung ilaw. Sorry ah. Makalat kasi nag-aayos pa ako. Wow. Ayos to. Ano ka ba? Ang ganda kayo ng bahay mo. Oh. Huh? Mahilig ka rin mag-picture? Oo. Oh, nag-major ako ng photography nung college. Ah. Sa mo to kinunan? Ayan, sa Africa. Taon-taon akong pumupunta sa Africa para mag-take ng pictures. Pero dahil sa tea shop, ilang taon na akong hindi napapasyal doon. Sayang. Talagang ang ganda dito. Siya ba ang babaeng yun? Siya ba yung babaeng iniwan ng swerteng lalaki na nasa harap ko ngayon? Siya nga. Malamig yung sahig. Teka, pairamin kita ng tsinelas. Sige. Saan na ba yun? Kung wala alam mo rito. Lang kung kano kakaswerte. Baka nandito sa kwarto ko. Ah? Na, nandito nga. Ah, okay. Eto. Naku, salamat ha. Okay, suot mo na. Sige, ako na lang. Salamat. Yung damit mo. Bakit? Baka may magkasyang damit sa'yo dito sa loob. Sige, sa loob ko na magpalit. Pasensya na. Pasensya ka na talaga sa abay. Ako, wala yun. Anong laman ng mga box na to? Eh, sali yung mga... sabi niya, magpapadala siya ng kukuha niyan. Pero imposible na yung balikan ng babae na bigla na lang tinakasan ng boyfriend niya. Ibenta mo na lang tapos itapon mo yung hindi na magagamit. Yung mga manloloko talaga, hindi nila naiisip kung gaano kasakit yung ginagawa nila sa tao. Kaya dapat... Sorry sa mga nasabi ko. Hindi ko sinasadya na... Okay lang. Totoo naman yung mga sinabi mo eh. Sasali ka, kasal na. Sa ibang lalaki. Alam ko, hindi ko na dapat siya hinahanap. Alam mo, sir, para sa akin, attractive ka. Hindi pa naman ako ganun katanda. Huwag mo na nga akong i-sir. Maglilinis ka nga pala ng katawan mo. Sana. Bubuksan ko muna yung hot water dun para sa'yo. Okay. Sige, magpalit ka na. Sige. Hindi mo naman kailangan magmadali. Tapusin mo lang yung ginagawa mo. Okay. Siya nga pala, gusto mong uminom ng lemongrass tea? Mamaya siguro. Pagkatapos ko na lang mag-shower. Sige. Sino yan? Sally. Nagbago sa'yo? Pwede ba akong pumasok sa kwarto? May kukunin lang ako doon. Mabilis lang to.
Sali, sandali. Sandali lang. Pwedeng bumalik ka na rin. Oh, ano ka ba? Huwag mo nga akong patawanin. Sali, seryoso ako. Hindi to ang tamang oras. Bukas na lang, ha? Sige, honey. Ipapaliwanag ko ang lahat-lahat pagkatapos ko. Hmm? Sali, bumalik ka na lang bukas. Busy hindi ako. Hindi kita aabalahin. Mabilis lang to. Hindi mo nasabing may bisita ka pala. Oo. Lucio, sa tingin ko kailangan ko ng umalis. Hindi mo naman kailangan... Hindi mo pwedeng gawin ang lahat ng gusto mo. Bigla ka nalang nagpakita dito nang hindi man lang humihingi ng tawad sa kanya. Wala ka namang kinalaman sa amin, ha? Teka, sabihin mo, meron ba kayong... Mali ang iniisip mo sa amin. Hindi niya ako kaano-ano. Ah? Uh-huh. Pasensya na uli sa abala. Aalis ako agad pagkatapos ko. Sali. Huh? Dalawang buwan na mula nang bigla ka nawala. Tapos ganito lang. Na ano? Wala kang pakialam. Kahit may kasama akong ibang babae dito sa bahay. Ah, kailangan ba kitang i-congratulate, ha? Hindi mo ba... Hindi mo alam kung gaano ako nag-alala. Hindi ako makatulog na maayos tapos bigla ka nalang lilito na parang wala lang. Wala ka bang... Wala ka bang pakialam sa akin? Sorry talaga sa ginawa ko. Alam ko na hindi sapat kahit humingi ako ng tawa dahil pinag-alala kita. Pero sorry. Walang silbi ang lahat ng ito. Hindi ko na to kaya. Kunin mo na ang lahat ng kailangan mo. Itapon mo yung matitira. Mag-ingat ka. Maricor! Maricor! Sandali lang! Sandali muna! Bakit? Ano yun? Pasensya ka na doon. Wala kang bumasahe sa taxi, hindi ba? Oo nga pala. Teka. Buti na lang naabutan kita. Maraming salamat. Wala yan. Magkikita pa tayo bukas? Balak mo ba magpakamatay, ha?
Ikaw na naman? Lagot ka sa akin ngayon. Ha? Magkano nga uli yun? $300? Sandali lang, hindi sir. Hindi mo na itatanong. May kopya ako ng diagnosis sa akin. Lakas ng loob mo magpakita. Sandali lang. Ano sabi mo? Sige. Ibibigay ko lahat ng gusto mo. Basta, ipakausap mo lang siya sa akin. Seryoso ka ba? Kapag hindi, lagot ka sa akin. Seryoso ako. O sige. Ako. Ayan na. Hindi ako makahinga. Ayan na. Ayan na. Pakibukas yung bintana. Pwede ko ba makuha yung number mo? Sana okay lang sa'yo. Huh? Pero yung fiancé mo, bumalik na siya. Tama ka. Alam ko yun. Alam ko rin naman na walang kinalaman sa nangyari yung paghingi ko ng number mo. Kahit ako, hindi ako makapaniwala sa ginagawa ko ngayon. Pero, kasi mahalaga to para sa akin. Alam ko na mukha akong baliw para sabihin to. Pero ang totoo, wala na kami ngayon. Tinapos ko na ang lahat sa amin. Hindi ko na rin sinusubukan na lokohin o paglaruan siya o kahit pa ikaw. Hindi ko gagawin ang bagay na yun. Ang kaso lang... Nung bigla ko siyang makita kanina, naging malinaw na sa akin ang lahat. Na ako lang ang kumakapit sa relasyon namin. Naku, nahihilo ko. Alam ko na marami na tayong pinagdaanan ng mga hindi magagandang bagay mula pa kanina. Baka tadhana yun. Sige, kalimutan na natin yung tungkol sa mga bagay o pangyayari na may kinalaman sa kapalaran o tadhana natin. Makinig ka. Ang alam ko lang, kapag hinayaan ko na basta ka nalang umalis. Habang buhay ko yung pagsisisihan. Kaya ako nandito ngayon. Paano? Ah, sir? Ano yun? Pahiram nga ako ng papel at ballpen. Ano? Sabi ko pahiram ng papel at ballpen. Ah. Itong number ko. Tawagan mo ako. Pwede tayong magkita uli. Kapag naisip mong hindi mo ako gusto, pwede mo naman akong diretsuhin kagad. Kunin mo na kasi yung papel. Pambira ka oh. Phone number lang naman yan ah. Para naman may bayad yan. Salamat ah. Please, tawagan mo ko bukas. Salamat uli, sir. Walang anuman. Hoy, yung pinangako mo sa akin, ha? Oo. Nakakahiya to. Bakit ka ba nahihiya? Nakakatuwa nga to. Hindi kasi yun nangyari sa'yo, di ba? Hiya pa siya. Ayoko talagang gawin yun, pero pinilit pa rin ako ng auntie ko na makipag-blind date. Huwag ka magagalit, pero hindi ko type yung katulad mo. Ano? Alam kong mayaman ka at maraming kayang bilhin. Pero ako yata ang dapat na magsabi niyan sa'yo. Kahit na ano pa sabihin mo, hindi pa rin kita type, no?
Huwag kang mag-alala, hindi rin kita type. Ang kapal nito, ang tigas ng mukha. Ako ba, yung kamay ko, nanginginig na tuloy. Ako naman ang magbabayad niyan eh. Aba, ang kapal. Palagi na niya akong sinusundan. Aakuin daw niya yung nangyari. At doon yung nagsimula. Ako yung naging knight in shining armor mo noon. Ano bang sinasabi mo? Bakit? Ayaw mo ba akong makasalan? Ano ka ba? Hindi ka naman mabiro. Siyempre gusto ko. Ikaw talaga. Talaga? Umaaling aso sa bahuan ni Kurang Bahagi ng mga eskinita sa siyagat na to. At dapat lang nasanay na ako sa tagal ko sa lugar na to. Pero ang karahasan dito, yun ang hindi ko makasanayan. Kung kaya ko lang sanang tanggihan ng taong yun, hindi ko na sana ginawa to. Diretsuhin mo nga ako, Lucio. Bakit mo ba siya hinahanap? May utang ba siya sa'yo? Hindi yung tungkol doon. Bigla na lang kasi siyang nawala. Sino bang taong hindi magtataka doon? Kung hindi lang tayo magkababata, hinding-hindi ako magdadalawang isip na tanggihan ka. Kung hindi lang siyang huling taong may busilak na puso sa maruming syudad na to, hindi ko na sana tinanggap ang trabaho nito. Sa-li-wang. Katulad lang to ng Hansel and Gretel. Nakikita ko ang mga piraso ng tinapay na nanguhulog niya sa daan at yun ang magiging lead ko. Malaki na itulong ng cellphone niya. Hindi basta lumilipat ang hair salon ng mga babae. Regular na pumupunta si Saliwang sa building niya. Nandiyan na siya. Huli ka. Sabi niya. Hindi nagtagal, nadiskubre ko na nakakagimbal na katauhan ni Sali. Isa siyang gold digger. Ikinagulat ko rin na palagi niya palang ginagamit ang totoo niyang pangalan sa mga kabulastogan niya. Dati ko pa dapat yung nalaman eh. Yung unang pagkakataong nakilala ko siya. Pero hinayaan kong manimlang ang sarili ko. Ay, mabuti nakarating ka. May pakikilala ko sa'yo. Siya si Roland, best friend ko. Roland, siya naman ang girlfriend ko, si Sally. Nice to meet you. Hanggang sa nakilala niya ang lalaki ko. Yes, hello? Sabi mo isang linggo lang aabuti nun. Tinatamad ka na bang hanapin si Sally? Hindi sa ganun. Basta mahahanap mo na siya. Basta may good news ako sa'yo. Pero kailan naman yun? Halos dalawang buwan mo na rin sinasabi sa akin ang linyang yan, Roland. Nagsisinungaling ako ngayon sa matali kong kaibigan. Hindi ko alam kung bakit. Sally, Roland. Sorry, late ako ha. May problema ba? Ah, wala. Kaya na. Ano ba kasi itong nararamdaman ko? Siguro. Ay, di bali na. Kailangan ko pang imbestigahan ang tungkol dito. Tulad ng sabi ko, konti na lang at malapit ko na siya mahanap. Medyo busy kasi ako ngayon eh. Tatawagan na lang uli kita tungkol dyan. Okay? Balitaan kita. Pasensya na. Takpan niyo yung bandang likuran. Buisit. Ay, buisit. Ay. Ay.
Sandali, ma'am. Meron po bang problema? Wala, wala naman. Nasa iyo ba yung susi na kotse? Opo. Eto, nandito po. Ay, ang engot ko talaga. Meron kasi akong naiwang gamit dun sa office. Ah, ma'am. Ako na po ang magmamaneho para sa inyo. Pasok na po. Hindi mo naman ako kailangan ipagmaneho papunta doon. Parang pagod na pagod ka na, Nonoy. Wala po ito, ma'am. Teka lang. Oh, ang gaspang na ng kutis mo. Sobra naman yan. Inumin mo to. Mabuti to sa'yo. Naku, maraming salamat po. Nagabala po po kayo. Sige, ubusin mo na yan. Ang cute mo naman. Sabihin niyo po, ma'am. Saan niyo po ba gustong... Buwisit, may pasukot-sukot pa kasi ng seatbelt eh! Teka lang. Anong gagawin niya? Lucio, kapag hindi kita nahanap. Private investigator ang trabaho mo? Hindi naman yun ang problema ngayon dito eh. Ano ba? Sa lahat ba naman ang pera? Bakit yung ngayon tumaslipa ang ninako mo? Hindi ka ba lang nag-isip? Hindi mo ba siya kilala? Ano bang klaseng gold digger ka na? Hindi ba lang marunong mag-research bago na ako sa inuututan niya? Ulitin mo ngayon sinabi mo? Ha? Sino nagsabi sa'yo gold digger ako? Eh, di ako. Gusto mo bang i-detali ko pa lahat ng baho mo? Di bali na. Alam mo ba kung gano'n siya nakakatakot? Wala nagtataka magtaksil o manloko sa taong yun. Tingil niyo na yan! Agahanan niya maglibing ng bangkay sa umaga. Amanasama! Ano ba? Pabayaan niyo ko. Alam na karaan lang. Basta na lang niyang binulabog at sinira yung mga gamit sa isang restaurant. Napakadelikado ng taong yun. Binulabog? Di, magtatago na lang ako ng ilang buwan dito. Imposible ako mahanap ng mga tao niya. Alam mo kung paano kita nahanap? Napakadali lang. Buwisit! Ano ba hinihintay niyo? Sorry po. Kilos na. Huwag kang malikot dyan. Ako po to, sir. Lagot na. Nakataka sa'yo. Baka nalibing niya tayo ng buhay kung nahuli lang tayo ng kahit isang minuto. Pakiramdam ko tuloy maiihi ako sa pantalong ko dahil doon. Oh my gosh! Ano nang gagawin ko? Ibalik mo na kasi yan. Tapos humingi ka ng tawad sa kanila. Natatakot ako. Natatakot ako. Ngayon ko lang natakot. Roland, pwede bang ikaw na lang ang magbalik nito sa kanila? Okay lang, di ba? Ako? Baliw ka ba? Bakit ko naman gagawin yon? Ano ako, si Raulo? Bahala ka. Hindi ko naman ginawa ang bagay na to dahil gusto ko. Ulila na kasi ako. Pero kailangan ko rin mabuhay. Hindi naman ako pwede magpakamatay. Kaya nagawa ko nakawa ng ibang tao. Mukhang malakas pa naman yung tatay mo. Tawagan mo kaya siya. Tama ka. Pero may karamdaman naman ng nanay ko.
kailangan niya ng pera para sa surgery. Papatayin ka daw ng nanay mo kapag nakita ka niya. 1,000. Deal? Sobra-sobra na yung 1,000 dolyar para lang dun. Hmm? Ano ba nga akala mo, ganun lang yung kasimple? Eh kung 2,000. Grabe, ang hirap makipag-negosasyon sa'yo. Magkano ba? Ayoko magmukhang easy to get. At ayoko na malaman na magandang babaeng to ang nararamdaman ko. 5,000. 5,000? Para lang sa 1 minute na trabaho? Wow! Napaka unethical mo naman, Roland. Siyempre, ilalagay ko sa peligro yung buhay ko. Kung ayaw mo, edi wag. Kung yan ang gusto mo, 5,000 baka mo? O sige, call! Buisit! May pupuntahan muna tayo. Saan naman? Sa bahay ni Lucio. Para saan naman? Kukunin ko yung passport ko. Kailangan ko ng plan B kapag pumalpak to. Tanong-tanong pa, eh, what? Tigil! Ay, buisit! Hindi mo na ba yung matitiis, ha? Ang bilis mong mag-drive. Umihi ka na kung saan mo gustong umihi. Putok na nga yung pantog ko sa sobrang sakit eh. Hindi man lang niya pinalitan yung password niya. Ay! Sira ulo ka! Baliw ka ba? Sinusubukan ko lang na pakalmahin ka. Hindi ka na mabiro. Dalian mo, ing-ihi na talaga ako. Hindi magandang araw ko ngayon. Ang dami nangyari. Oo. Hindi ko na yata kailangan pumunta doon. Pwede ikaw na lang ang pumunta? Ay, bukas ang ilaw sa banyo. Dito na lang muna ako sa bahay. Basta balitaan mo ako, ha? Kapag okay na. Oo. Salamat. Pinantaan at tinakot nila ang mga taong nasa loob noon gamit ang baril na hawak nila. Nakunan pala nila? Walang tagawa mga tauhan ng bangko at tinatayong aabot sa $500,000 ang nalimak sa mga magnanakaw. Inabot ng 5 minuto ang nasabing pagnanakaw. Pinutok nila yung baril sa amin kaya wala kami nagawa. Hello? Sama-sama kami sa isang pwesto. Ito nga. Sinali nila kami. Para oh, yung driver kanina? Oh, sir. Pasensya na po kayo sa nangyari, sir. Ano? Sandali lang muna, sir. Bakit nagpa-MRI pa po kayo? Parang hindi rin naman po kayo nasaktan eh. Ang sakit. Sobrang sakit. Sakit talaga. Sige, sir. Ano kaya kung naguluhin na lang natin sa $300 para... Ano? Idi-demanda niyo po ako? Alam niyo ba, sir? Hello, sir? Hello, sir? Ano ba klaseng tao yun, oh? Napakasama talaga nitong araw ko na to, oh. Dalian mo, sagutin mo na yung tao ko, Lucio. Ah, hello, sir. Pwede bang $500 na lang? Deal? Lucio. Roland, ikaw ba yan? Oo. Kumusta? Nahanap mo siya? Oo. Seryoso ka? Kung gano'n, nasaan siya? Pwede ba tayo magkita ngayon? Magkita tayo ngayon, Lucio. Nakasan mo, hindi kita maintindihan. Kasama ko si Sally ngayon dito. $5,000. Okay. Nai-deposit na yung pera sa account ko. Akin yung passport mo. Bakit mo kukunin? Kasi wala akong tiwala sa'yo. Ibabalik ko pagkatapos. Ay, kahit kailan nakakainis ka. Ang daming alam. Heto. Ano? 5 minutes lang dapat. Kundi iiwan kita, tatakas ako ng hindi to dala.
Para ka talagang siraun. Panatag ngayon ang kalooban ko na pumasok dyan. Ramdam ko yun. Kahit pa alam ko na naglalakad ako papunta sa impyerno. Normal sa akin na maglakad na kalmado kahit na nasa panganib ako. Ay, ganun talaga. Ganito ang totoong Roland Park. May tao. Bakit ngayon pa? Hoy! Ikaw! Ay kulot! Ano yun? Package delivery. Umiyong ka pa. Package delivery? Oo po, delivery. Magkano naman yun? Nasa $10 po. Nasa $10? Sandali lang ha. Masyado ka nininerbiyos. Halika nga. Pakihawak muna. $10, tama? Wala naman tayo pinideliver ah. O ikaw! Sino ka? Masaway ka! Pumili ka nito! Ay! Naloko na! Pumili ka! Naloko na! Bala! Sasakitin na ako! Tapos na ang trabaho ko. Tapos na nga. Naghihintay ngayon si Lucio dun sa bar na pinupuntahan natin. Gusto mo siya makita? Hindi na. Mas pahihirapan ko lang yung tao. Kaya hindi na lang. Okay. Pwede ba ako magtanong? Hmm. May pagkakataon ba talaga sa buhay mo na nagustuhan mo rin si Lucio? Huh? Siyempre nagustuhan ko rin siya. Paano si Thomas Lee? Baliw naman ako sa kanya. Pakakasalan ko nga siya kung hindi lang siya gangster. Parang minamigraine ako. Ay, kakaibang babae ka talaga. Eh ako, pwede rin ba akong magtanong sa'yo? Hmm? Diba, sabi mo matagal mo na akong nakita. Ngayon sabihin mo ang totoo. Ba't hindi mo agad sinabi kay Lucio? Ayoko siya masaktan. Eh, paano kung nalaman niyang gold digger ka? Iniisip pa naman niya, mabait ka. Wala kang ibang kahit anong motibo? Naisip ko kasi baka meron kang kahit konting pagtingin sa akin. Mapili ako pagdating sa mga babae. Nakakatawa ka. Kalimutan mo na nga lang. Aalis na ako. Hmm. Ay, nasang lugar kaya tayo? Paalam na. Mag-iingat ka. Farewell, my femme fatale. I'm
Roland naman, paghintayin ba daw ako ng isang oras dito? Pasensya ka na. Pasensya na. Pasensya ka na, okay? Pero hindi ba dapat makausap ko muna siya? Sira ka. Huwag ka na mapilit. Matuto ko mag-move on. Sinabi ko na sa'yo hindi siya matinong babae. Di ba? Dati pa. Umahanap na lang tayo ng iba. Okay? Good evening po. Tuloy po kayo. Magbabanyo lang ako. Bakit ka nandito? Nawala ba yung salamin mo? Hubad. Ha? Gusto mo bang kami pa maghubad sa'yo? Dali mo. Hubad na. Diba... Nakuha niyo na kanina yung package na iniwan ko. Maniwala kayo, hindi ko yung binuksan. Lord! Sagutin mo. Sagutin mo na yan. Lagot ka sa akin kapag may sinabi kang mali. Sandali lang. Hello? Nagbabawas ka? Bilisan mo dyan. Ano kasi, may kinailangan ako kasi kasuhin. Malis ka na? Eh, hindi naman sa gusto kitang iwan, pero kasi... Roland, wala akong dalang pera. Iyon yung wallet ko. Iyon ko dun sa bahay. Ipalista mo, tapos balikan mo na lang. Ay, nagpapatawa ka ba? Pwede yung bumalik ka nga. Manguto ko na lang ng babae na magbabayad niyan. Ha? Sige na, mamaya na lang. Good boy. Masunurin ka naman pala eh. Siya ba yan? Opo, sir. Ikaw ba yung nag-deliver? Yes, sir. Ako nga po yun. Ako nga po. Buksan mo yan. Totoo po na. Gusto ko ang kininang naman ang package yan. Pero sa palagay ko po, sir, yung mga naman ito, mas bagay po mapunta sa inyo, sir. Ipaliwanag mo kung bakit yan ang laman niya. May babae po kasi nagangalang Sally Wang. Anong palukuhan ba itong ginawa mo, Sally? Ah, kuya, wala namang mas ibibilis to. Kailangan ba talaga natin magsuot ng ternong sweater? Ganito pang kulay? Karot kabayo ba ako? Akong bumili ng mga to. Dati kasi, mag-ibigan lang kami. Hanggang sa dinskartehan na lang niya ako. May sasabihin ako. Sige, ano yun? Mag-date na kaya tayo. Nakainom ka ba? Alam mo ba yung sinasabi mo? Maiksi lang kasi ang buhay at kailangan ng panahon ng pag-ibig. Kaya pumayag ka na. Makipag-date ka na kasi sa akin. Narinig niyo naman. Wala akong intensyon na makipag-date sa kanya. Pero... May nangyaring milagro nung araw din yun. Anong problema? Nabubulungan ka ba? Ay, di ba sinabi ko na? Maghinihini ka kasi. Sinabi ko na, itigil mo yung tuloy-tuloy na. Isama! Nung araw na yun, nakakita ako ng totoong anghel. Isang anghel sa totoong buhay. Ano ka ba? Ang daming tao dito. Ay, alam ko.
Ano nga uli yung bagay na matagal mo nang gusto makuha? Ay, hindi ko alam, kaya sige na, ipakita mo na sa akin kung ano yun. Okay, one, two, three! Surprise! Tada! Ano? Sally, inuubos ko ang lahat ng pera ko para sa bahay na to. Huh? Lahat? Ng pera mo? Oo! Oh, nagulat ka ba? Nagustuhan mo? Sally, ito ng bahay nating dalawa! Nagustuhan mo? Wow! Pupunta lang ako ng restroom. Mm. Wala talaga akong dahilan. Napakabait na lalaki naman ni Lucio. Kaya lang, hindi talaga siya ang para sa akin. Ay, gusto ko pa naman sanang maging maayos ang relasyon naming dalawa. Tinatawag akong gold digger ng mga tao. Hindi nila alam, naghahanap lang ako ng lalaking mamahalin ko. Yun bang mamahalin ako tulad ng pagmamahal ko sa kanya? Ay, pero bakit ang sama ng pakiramdam ko? Wala naman akong ginagawang kasalanan na. Oo nga. Ayos ka lang? Oo, salamat. Ito na siguro yung tinatawag na tadhana. Nararamdaman ko na ngayon na siya ang lalaking matagal ko nang hinahanap. May masakit ba? Oo, siya na nga yun. Siya na nga ang taong matagal ko nang hinihintay. Wow, kaliwete rin pala siya. Kung sinuswerte ka nga naman, no? Mabait siya, magalang. At romantic din siyang lalaki. Unti-unti nang natutupad ang pangarap ko. Hanggang sa nalaman ko kung anong hanap buhay niya. Welcome back, boss! Unti-unti nasira ang pangarap ko. Mom! Sally! Sally! Alam ko. Gumising ka! Nadarating ang araw. Gising! Sinabi ko nung wala magkakawin! Napapatayin ako ng taong to. Bilis sa'yo! Kapag Sally, nalaman niya tumawag ang totoo, lagot na! Ano ka ba naman, Mori? Ayusin mo nga yung pagbabalot ng mga yan para natuloy yung basura. Sabi mo, sir eh. Mambihira ka talaga. Di ba sinabi ko na sa iyong huwag mo na akong tawaging, sir? Pero pag ginawa ko yun, parang hindi ko na po kayo ginagalang. Parang magkapatid na kaya tayo. Eh di tatawagin ko na lang kayong... bro. Mas maganda kung Mr. Lee na lang. Okay, sir. Mr. Lee, bigla ko naisip kung gaano kasama ang ekonomiya sa ngayon. Bakit hindi na lang po tayo magpalit na negosyo? Ano? Mas maganda kung hindi na tayo mangungulekta uli ng art. Real estate, funds, stocks, at bonds. Maraming opsyon ang pwedeng pagmulan ng kapital sa negosyo. Ang market price ng isang obra ay palaging nasa desisyon na may-ari. At hindi sila pwedeng patawan ng buwis para sa kita nila doon. Kaya naman, dinala ko po ito para sa inyo. Ano naman yan? Ang buong universe. Ito ang mundo. Sino nagsabi? Yung art dealer po. At nagbayad ka ng malaking pera para dyan? At ngayon, gusto mong bilhin ko yan? Ha? Pwek! Hmm? Eh yan. Yan ba buwan? Full moon po yan. Napaka walang utak mo talaga! Ang sakit sa ulo na. Ah, hindi. Hindi ko na ulitin yun. Nandito ka na, honey. Ang haga mo, ha? Kumusta po, ma'am? Hindi kasi traffic, eh. Pasensya na. Hindi talaga ako ang gumagawa nito. Ngayon lang to. Sinisiguro ko lang na maayos ang lahat. Mukhang busy ka yata ngayon. Maghihintay na lang ako sa labas. Ay, hindi. Tapos na ako sa ginagawa ko. Kain na tayo sa labas? Mm.
Sige. Maniwala ka sa akin. Basta-basta na lang niya inalis yung wig na nakakabit sa ulo ko. Ginawa niya yun sa'yo? Sa harap ng maraming tao? Oo! Dahil lang sa walang kwentang inspection, hinatak na lang niya yung wig. Grabe yun. Talaga. Sobra naman siya. Ano nangyari pagkatapos nun? Ano pa ba mangyayari dun? Eh di napahiya ako sa maraming tao. Ano ba? Daan-daan ka sa pagkilos mo dyan, ha? Kuha mo? Ano? Bakit? Anong tinitingin-tingin mo dyan? Pabayaan mo na lang siya. Honey, pabayaan mo na. Okay lang. Akong bahala. Pasensya na. Ganyan. Ang kapal. Nasaan nga tayo? Yung napahiya ka. Oo nga, napahiya ako. Nagmukha nga akong engot nung araw na yun eh. Boss. Sabi ko sa'yo, huwag mo na akong tawagin ganyan, di ba? Ano nangyari? Buisi talaga anak ng lupa, oh! Ay, sira ulo, ang kapal na mukha ng lalaking yun, ha? At hinayaan niyong sabihin yun ang lokong hayop na yun, ha? Ang dapat niyong sabihin sa kanya, maling taong binabangga niya. Pag nainis ako, hahatiin ko siya para malaman niya kinalalagyan niya. Ano po bang ibig niyong... Lumapit ka nga rito. Ganito, makiusap ka kay Mr. Kim kung pwedeng tawaran ng 10% off yung floor tiles na kukunin natin. Maliwanag! Maliwanag po, sir. Para ka makikipaglamay dyan sa suot mo. Naalala ko tuloy yung wig. Yes, hello? Sabi mo isang linggo lang aabuti nun. Tinatamad ka na bang hanapin si Sally? Hindi sa ganun. Basta mahahanap ko na siya. Basta may good news ako sa'yo. Halos dalawang buwan mo na rin sinasabi sa akin ang linyang yan, Roland. Ayos lang ako. Anong problema? Nabubulunan ka ba? Ay, di ba sinabi ko na? Maghinihini ka kasi. Sinabi ko na, tigil mo na yung... Basta maghintay ka lang. Suba! Ano? Ayos ka lang ba? Magsalita ka, ayos ka lang ba? Ha? Tatawagin na lang uli kita tungkol dyan, okay? Balitaan kita. Pasensya na. Takpan niyo yung bandang likuran. Sandali nga. Ano nangyari dun? Hmm? Vitamin C. Mukha kasing pagod na pagod ka. Ako rin nga, pagod na rin ako eh. Ah. Ubus na, push! Ay, inom na tayo? Sige na. Vitamin C. Wow, vitamin C. Magbabanyo lang ako. Okay lang ba? Oo naman, dito lang ako. Ito, sir. Nahanap niyo siya. Sorry po, sir. Nandito pa rin yung kotse, pero wala po siya. Naiintindihan ko. Patayin niyo na lang po ako, sir. Ngayon na. Kalimutan mo na. Hinayaan ko rin naman siyang painumin ako ng ganun. Nag-aalpuruto pa rin bantyan mo? Mga 8 beses na po. Pero, ayos lang po ako. Ang hapdi pa rin. Hmm?
Magandang araw po, sir. Magandang araw din sa inyo. Patang ingay nyo! Kala mo may gira ng mga sundalo sa pwesto nyo! Tumawag ng pulis ng kabila pagkatapos makakita ng gangster dito! Huwag nga kayong maingay! Hindi kami gangster! Nagkakalata naman kayo dito! At saka, ganito talaga ang demolition. Nakakatanggal nga ng stress to eh. Huwag mong kalimutan! Half off din ang ibibigay mo, maliwanag! Ay, grabe ka naman, manang. Pag ginawa ko yun, wala na matitira sa amin ang mga tao ko. Huwag mo na kasi kaming bilhan na maiinom. Ewan ka sa'yo! Hindi ko naririnig ang sinasabi mo! Ako si Tomas Lee. Namayagpag din ako dati. Ang gangster ang tawag nila sa akin dati. Mas matagumpay ako dati kaysa sa iba. Madalas ako nagpapakasasa sa buhay higit pa sa nagagawa ng iba. Nakagawa na ako ng mas maraming karumal-dumal na bagay sa buhay. Walang kahit anong pagkakataon na gumawa ako ng maganda sa ibang tao. Para sa akin, walang halaga ang mga bagay. Walang kahit anong pupuno sa kakulangan ng puso ko. Hanggang sa dumating siya sa buhay ko. Ito na ba yung kaligayahan? Gusto ko nang baguhin ang buhay ko at gawin tong disente tulad ng sa iba. At gagawin ko lang yun para sa babaeng ito. Pero nawasak lang ang pag-asa kong yun. Unti-unti yung nasira sa isang iglap. Ay, kailangan ko maging kalmado. Saan nga kaya siya magtatago? Nasaan na kaya siya? Marie, hanapin niyo yung briefcase dahil lagot. Alam niyo ang mangyayari kapag hindi natin niyo nabawi. Alam ko po, sir. Sir, may package delivery. Package? Wala naman tayo pinadeliver. Ikaw! Sino ka? Farewell, my femme fatale. Yes, hello? Kumusta ka? May sasabihin ako. Alam ko kung nasan yung nagnakaw ng briefcase mo. Yung boses mo? Sally? Paano niya nalaman? Hindi ako si Sally. Alam ko na ikaw yan, Sally. Magkita naman tayo. Sige na. Ano? Hindi nga ako si Sally. Sige, hindi na kung hindi. Magkita tayo. Ipaliwanag mo kung bakit yan ang laman yan. Anong kalokohan ba itong ginawa mo, Sally? Kuya, wala na bang masibibilis to? Anong nangyari? Naloko na. Oy, kuya! Ay, bakit ba kasi ang dami nangyayaring kamalasan sa akin ngayon? Sinasabi mong tinago niya yung pera sa bahay ng kaibigan niyo. At malamang papunta na siya doon para kunin yon. At finrame up ka lang niya? Ganun nga po, sir. Gano'n pa katagal yan? Sabi mo 5 minutes lang. Oy, kuya! Hayaan niyo muna po kasi ako mag-concentrate gano'n dito, ma'am. Gano'n katagal niya? Tinatanong ko para ay, may alam ako. Mabira naman! Aabot to na matagal. Depende sa sira nito. Hindi rin to maaayos kung nagpapabigat ka sa kanya. Kung gusto mo, lumabas ka muna. O umalis ka na lang. Yan lang ang sasabihin mo? Sige, aalis na ako! Dito ka na! Aalis na ako, ha? Hindi ako magbabayad!
Baka naman pwede mo akong bayaran kahit konti. Ibig mong sabihin, isang text message lang ang iniwan sa'yo ng fiancé mo, tapos hinahanap mo pa rin siya mula nun? Oo. Pagkatapos na isipan mo pang bumili ng bahay sa lugar na to, sa ganitong klase ng ekonomiya, kahit nagkakandara pa yung iba na ibenta yung bahay nila? Pababa na ng pababa ang halaga ng real estate ngayon. Parang sira talaga ako, no? Alam mo, sir, hindi ko akalain na may katulad mo pa pala sa mundo. Huwag mo na nga mo, sir. Tinago niya yung sa kwartong yun. I-park mo sa ibang lugar yung kotse. Yes, sir. Sa tingin ko, hindi niyo na po ako kailangan. Hubaran mo siya. At itali mo sa likod ng kotse ang siraulong yan. Yes, sir. Huwag niyo naman gawin to. Sir! Wala na akong silbi sa inyo. Pasok ka. Sige. Ay, kakamadali ko. Naiwan ko nakabukas yung ilaw. Sorry ah. Makalat kasi. Nag-aayos pa ako. Wow! Ayos to. Ano ka ba? Ang ganda kaya ng bahay mo. Mahilig ka rin mag-picture? Oo. Nag-major in photography ako nung college. Ah. Saan mo to kinunan? Ayan. Sa Africa. Malamig yung sahig. Teka, pahiramin kita ng tsinelas. Sige. Nasaan na ba yan? Wala dito. Baka nandito sa kwarto. Ah, nandito nga! Okay, suot mo na. Sige, ako na lang. Salamat. Baka may magkasyang damit sa'yo dito sa loob. Ah, sige, sa loob ka na magpalit. Ah. Anong laman ng mga box na to? Kay Sally ang mga... Si Sally, ikakasal na. Sa ibang lalaki. Ah, maglilinis ka pala. Bubuksan ko muna yung hot water dun para sa'yo. Okay. Sige, magpalit ka na. Salamat uli. Hindi mo naman kailangan magmadali. Tapusin mo lang yung ginagawa mo. Okay. Siya nga pala, gusto mong uminom ng lemongrass tea? Mamaya siguro. Pagkatapos ko na lang mag-shower. Sige. Hindi pwede na bigla mo na lang tataasan yung deposit ng ganun-ganun na lang. Hindi naman madaling kitain yung 10,000. Sino yan? Sally? Kumusta ka na? Walang nagbago sa'yo. Pwede ba akong pumasok sa kwarto? Pwede kunin lang ako doon. Mabilis pwede. Lang. Bumalik ka na lang bukas. Ano ka ba? Wag mo nga akong patawanin. Sally, seryoso ako. Hindi ito ang tamang oras. Bukas na lang, ha? Sige, honey. Ipapaliwanag ko ang lahat-lahat pagkatapos ko. Hmm? Sally, bumalik ka na lang bukas. Busy ako. Hindi kita aabalahin. Mabilis lang to.
Sorry talaga sa ginawa ko. Kunin mo na lahat ng kailangan mo. Tatapon ko na lang yung matitira. Mag-iingat ka. Marigor! Mahibig ka. Huwag ka maingay. Huwag ka maingay. Marigor! Plano ng lahat ng to. Pinilit niya akong gawin to. Wala akong pagpipilian. Totoo. Seryoso ako. Wala akong pagpipilian. Naniniwala ka naman, diba? Sally. Hindi ako yun. Mamatay man ako. Pexman, totoo. Maniwala ka sa akin. Tayo na. Hmm? Umuwi na tayo. Ano bang sinasabi mo, honey? Honey, ibabalik ko na sa'yo. Ibabalik ko na talaga sa'yo yung pera. Kaya nga ako nandito para doon. Sa palagay mo ba yung pera ang ipinunta ko dito? Nandito ako dahil hinahanap kita. Bakit? Kailangan ko ba ng dahilan para hanapin ka? Dahil tinatawag ka ng iba na gold digger? Matagal ko nang alaman tungkol doon. Eh ano naman? May special ba sa akin? Meron ba? Dati akong gangster. Meron din akong baho tulad ng iba. Ang pinaka-importanteng bagay dito, hindi ko kayang mabuhay nang wala ka, Sally. Umuwi na tayo. Sumama ka sa akin. Hmm? Magsimula ulit tayo sa umpisa. Pero kasi honey, hindi ko mapigilang matakot sa'yo. Hindi mo na kailangan matakot sa akin. Hindi na ako gangster. Alam kong ayaw mo yan. Kaya huminto na ako sa pagiging ganun. Hindi na ako ganun. Gagawin sa iyo yun. Ang totoo, gusto rin kita. Hindi ko rin kayang mabuhay na wala ka, honey. Halika nga. Tahan na. Tama na nga yan. Ang sakit mo na sa tenga. Tumahan ka na. Itong number ko. Tawagan mo ko, ha? Liz, tawagan mo ko bukas. Ha? Tatawagan mo ba talaga yung lalaking yun?
Tingin ko mukhang pursigido yung taong yun kahit na mukha siya mahina. Nga pala, yung pera sa kwarto, nasan na? Kinuha niyo ba yung pera doon? Oo, nakalagay doon sa likod. Bakit? Gusto mo ba yung kunin? Siyempre hindi! Mori, kailangan ba talaga nating lokohin yung mga tao natin gamit to? Sir, ang katapatan hindi yung katulad ng iniisip nyo. Amoy ng pera ang sinusunod nila. Basta gawin lang natin to, tapos hahayaan lang natin silang amoyin to. Tapos wala ka ng problema. Hindi ko inaasahan na gagawin ko to. Ikaw ba yan, Roland? Lucio. Ang daming hindi magagandang bagay ang nangyari sa akin ngayon. Akala ko mamamatay na ako. Oh! Ano ba nangyari? Ano ko ba? Roland? Bumitaw ka nga? Anong ginagawa mo? Nagsicheck ako ng text messages. Ano ka ba? Walang babae magte-text ng ganito kaaga. Wala ka bang alam sa takbo ng pag-iisip nila? Ha? Ilang beses ka nilang tatanggihan kasi nag-iingat sila sa mga lalaki. Siguro tatawag pa rin siya. Ay, nakilala na niya si Sally. Di ba? Yun ang isa sa dahilan para hindi siya tumawag. Para saan ba kasi yan? Hindi ko hahayaan. Apihin pa ako ng iba. Gutom na ako. Anong agahan? Mang klase ka. Magluto ko nga ng pagkain mo doon. Itatapon ko yung mga gamit ni Sally. Talaga? Oo, itatapon ko na lahat. Maricor? Good morning. Good morning din. Hindi ko alam kung saan parte ako magsisimula. Marami kasing nangyari nung araw na yun. Merong car accident, merong bank robbery. Pagkatapos si Maricor, nawala yung wallet niya. Maliban doon, may nakita kaming peking pera. Pati yun babanggitin mo. Bakit? Nakaraan na naman yun ah. Kahit na, nahihiya ako sa kanila. Ganun ba? Eh di, anong kukwento ko? Ako na magkukwento. Sige. Ganito ah. Iniisip ni Lucio na sa bangkong yun kami unang nagkatagpo. Mali siya nang iniisip. Kasi ang totoo. Sorry ah. Mag-iingat ka. Thank you.
Dati, halos gusto ko nang mamatay dala ng sobrang kalungkutan. Hanggang sa lumapit siya at nagbigay ng kung ano sa akin. Lemongrass tea po, ma'am. Magandang aroma nito. Tikman mo, compliments of the house. Nung una, likod lang niya ang nakita ko. Hanggang sa nakita ko na rin ang side view niya. Hindi lang yon, nakita ko rin kung paano siya masaktan. Maricor, tingnan mo yung lalaki, oh. Mukha yata ang iniwan siya ng kasama niya. Ha? Kanina ko pa nga siya tinitingnan dyan, eh. Hindi na bumalik yung babae. Ay. Parang kilala ko siya. Hindi naman madaling kitain yung 10,000. Sobra naman siya. Nandito kasi ako ngayon sa trabaho ko. Medyo busy ako. Tatawag na lumuli ako mamaya, okay? Teka, 10,000 ang gusto ng taong yun? Oo. Masyado na nagiging ganid ang lalaking yun. Ah, paano ka na niyan? Lilipat na lang ako pag nagkataon. Pupunta ako ng bangko, baka sakaling makapag-loan ako. Nababaliw na ako. Paano nagawa ng isang pulis na magnako ng pera na ganun-ganun lang sa mabait na tao? Paano ko to ibabalik sa kanya? Ipa-deliver ko kaya? Maricor? Good morning. Ah, good morning din. Bakit ka nandito? Kasi... pasensya na sa ginawa ko. Hindi ko yung gustong gawin kasi nagkataon lang kasi na meron akong... ano ba yun? Meron ka bang problema? Dapat tumawag ka kagad. Teka lang, mali ba yung number na ibinigay ko sa'yo? Hindi mo matawagan? Ah, hindi naman yun. Eh, hindi yun tungkol doon. Meron kasi akong nagawang pagkakamali na hindi basta mapapatawad. At may kailangan akong ibalik sa'yo. Himpamasahe ba yung sinasabi mo? Ano? Ah, hindi rin tungkol doon. Ah, Maricor, gusto mo bang uminom ng tsaa sa loob? Pasok ka. Nandito ngayon yung kaibigan ko. Roland? Bakit? Uy, magdamit ka nga. Ay! Naku, pasensya ka na, Maricor. Hindi ko sinabihin na may darating kang bisita. Hindi ka na talaga naya. Aray, ang sakit nun ah. Nalaya mo, doon ko muna. Oh, eto na. Pasensya na. Pasensya ka na ah. Maghintay ka okay muna lang dito. Kukuha lang sige, ako ng tsaa. Okay lang ako. Umulis ka nga muna dito. Kukunin ko lang yung dumbbells. Pasensya ka na uli ah. Nag-workout kasi ako ngayon eh. Uy, sino ba yun? Sa yung babae kahapon. Si Maricor. Seryoso ka? Dali, tingnan mo siya. Di ba ang ganda niya?
Sobrang ganda. Ang totoo niyan, masaya ang pagsasama namin ni Sally. Magkasama kami nagsisimba linggo-linggo. Hindi magtatagal, magpapakasal na kami. Medyo late siya ngayon. Yun lang naman ang problema sa kanya, yung laging late. Ay, si Sally ko talaga. Hindi niya sinasagot ah. Baka nagdadrive. Bawal naman talaga mag-phone habang nagdadrive eh. Si Sally talaga. Hindi muna kami magpapa-interview ngayon. Ipapareskate na lang namin pag libre na kami. Nawala kasi uli si Sally. Ugali niya kasi talaga yon. Mahilig siya mag-travel. Sa susunod na lang po uli. Ano ba bang tinatayo-tayo mo dyan, ha? Ipahanap mo na siya! Ano ba kailangan kong gawin para pumirmi siya sa isang lugar? Italiin na lang kaya natin siya. Tumawag kaya tayo ng espiritista. Ay, si Sally wang talaga!